Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo ng walang kabuluhang pamumuhay, na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, pinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanyang muling bumuhay at nagparangal. Ano pa't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo, dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat maghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang hanggang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karikitan. Ang damo ay matutuyo at malalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon, hindi mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem,
purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong budihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay mag-utos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong budihin. Kay Jacob niya ay binigay ang balita at habilin. Ang tuntunit mga aral, binigay niya sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, sapagkat hindi nila batid ang utos na tinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinikod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya, wika niya. Ngayon, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagipin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guru, maihingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko't pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko'y babatain nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi gayingan ang dapat umiiral sa inyo sa halip Ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibibigay ang kanyang buhay sa kakatubos ng marami.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon ay tinatanong tayo kung are you willing to carry the cross like Jesus? We all know sometimes tayo ay naghahanap o naghahangad ng isang posisyon na maluwalhati. No, iyon po ang iniisip natin. At kung titignan din po natin, ipiniliwanag ni Jesus sa kanila ang mangyayari sa kanya, yung passion, death, and the future of the resurrection of Christ. So my dear brothers, ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, no, magkaroon tayo ng kababaang loob, no, humility kumbaga. Huwag tayong maghangad ng isang bagay na kung saan tayo ay masasaktan in the future. Ang nais lamang po ng ating Panginoong Jesucristo ay yung meron tayong lugar o may puwang sa puso natin si Jesus. Kung si Jesus ay may puwang tayo sa kanyang puso, yun ang posisyon natin. Hindi po yung power, kumbaga. Power is just only temporary. No? Kaya kung tayo ay binibigyan o pinagkakatiwalaan, halimbawa po, sa isang kumpanya o sa isang bagay o sa ministry, sa isang simbahan, ay kailangan po natin gawin yung naayon sa kautusan ng Diyos. Hindi po yung ayon sa ating hangarin. No? Some of, I'm not mentioning any names of the politicians, no? Kaya sila tumatakbo o naghahangad ng isang posisyon dahil meron silang nais, kumbaga. Nais nilang magandang posisyon sa politician, sa politika. No? Gaya ng sinabi ng inang ebanghelyo. No? Gaya ng mga hintil. Dinadakila ng mga tao. Pero naroroon yung pag-aabuso, kumbaga, ng power. Pero ipinapaliwanag po sa atin ng ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ay pinagkatiwalaan, gawin natin yung ipinagkakatiwala sa ating posisyon to help those who are in need. No? Gaya ni Jesus, pinadala ng Diyos Ama, para ano? Para tayo ay tubusin. Yun ang kanyang misyon, yun ang kanyang hangarin. Tayo ay tubusin. E paano tayo? Ano ba yung inahad natin? Ay yung, ano yung nais natin sa buhay? No? Nais ba natin o hinahangad ba natin yung ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo sa ating puso o yung nais lamang natin na ikaw ay maging kilala? Kaya mga kapatid, sa tagpo ng Ebanghelyo ngayong araw na ito, na sana tignan natin kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi lamang po ang isipan. Sapagkat ito at ang ito ay lagi dapat magkasama. Hindi lamang po ito. No? Sapagkat kung laging ang intellectual natin ang gumagana, wala pong mangyayari sa atin. No? Puro paghahangad ng makasarili. Pero kung sasamahan po natin ang puso nang pinanggagalingan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo, walang imposible na ang dinadala mo ay yung ikaluluwalhati ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa tagpo ng ating Ebanghelyo, naisin natin sana, nahangarin natin yung kalooban ng Diyos. Ngunit ano po yung hamon po para sa atin ng Ebanghelyo? Ang hamon po para sa atin ng Ebanghelyo, are you willing to carry the cross of Jesus? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang
nananalig, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkalob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para sa aming mapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw yaming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinahamasnan, pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya ang nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat na maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal tapong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyo. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagaw namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabanal-banalang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagbalik sa aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahari. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong amang buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwarin ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisiyo po kami na pakaiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upo ang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparang ito ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karanganan ng Mahal na Berhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang mga bendisyon sa mga gamit na ito, sa mga panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang aming lahat na dumudulog at magdadasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang mga kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunung ng unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunung ng unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga parang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang umaykeng taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.